Ayun, 7:30 na, wala pa rin yung mga tao. Well, anyway, tutuloy ko ulit yung ginagawa ko sa taas. Akit muna ako. So, ininita natin to para iporma siya, tumama dun sa tubo sa baba. Medyo habang mainit pa, kailangan naka-steady para pag lumamig, saktuhan na siya dun. Konting adjustment na lang. Pwedeng-pwede mo na siyang stretch. Bago siya natin siyang tuloy idikit, kailangan maikabit muna natin ang lahat bago natin lagyan ng solvent. So mamaya bababa tayo doon. Ang i-install naman natin yung dito sa baba, yung drain. Kita ba? Yun, yung kulay white na yan. Break time muna kami. Break time! Break time. Ay! Good afternoon po. Umuwi muna, magpakain ng baboy. Ay, kinokompak na nila yung tambak. Nilagay na tambak. Nag-harvest ako ngayon na centuries tawag nila dito, pero sa atin maganda. Medyo hilog na siya. Hindi ba nalaglag na? So hindi na automata na kayo pa. Itahin na. Medyo madami-dami din yung nakuha kong dalandan. Siguro nasa 3 to 4 kilos din to na dalandan. Napasalubong ko na lang sa kanila to. Tapos mag-uwi din ako ng luya. Tsaka saging na ayun ko anong tawag dito. Ayan. Lalaking saging. Hindi nga lang maganda yung balat, pero pwede. Mahal sa 7-11 yan. Sa 50 pesos yata. Kukuha ako ng saba. Nakapag-harvest na rin kami ng saba. Balikan ko kayo. Papunta kami ni Ka Elmer kay Ka Annie. Bibigyan daw ako ng ng luya. Medyo marami siya na harvest eh. At maraming reject. Yung reject na yun, napakaayos pa. Technically, hindi siya reject para sa akin. So, tingnan natin kung ilan ang bibigay sa atin. Meron kaming nadaanan birthday, honey. Kaya, teka, kunin muna namin yung yung luya. Ito si paring Aldo ko. Paring Aldo. Si Jose Aldo. Ayun. Magandang gabi po! Tayo nga babarik na? Ito nga babarik ko si Bilas. Hala. hindi hiyang sa sa gin. Mabilis ang sugar niya. Luya, isang sako. Daling ko na raw. Puno tao, puno. Ala, puno. Luya.
alam. Reject to? Oo. Kasi yung mga binibili ko, parang pinaanong malalitan mo yun. Ayan, dalawa na tayo. Kala, 1/4 siguro mga 15 kilos siguro to. 15 kilos binigyan na sa akin. Ninang, salamat Ninang!